Good morning. Yes. Amen. So, di ba kanina nagising tayo? Wow, praise God. Kita mo yung araw na ganyan, no? Napakasarap. It's a new day. It's a blessing. It's a wisdom of God. Amen. Praise God. So, gaya ng sabi ng ating pastor, our journey is the First Corinthians. Amen. So, today, ang topic natin is patungkol naman ito sa division pa rin. It's the division in Corinthians na kung saan yung mga tao is nakaroon ng problema dahil sa iba't ibang belief nga. At maliban doon sa belief na yun, nadagdagan pa ng mga philosophy. Yes. Philosophy, that is the thinking, mga mundo, mga makasariling pananaw. Amen? So, praise God. Today, Christ, the wisdom and the power of God. Nakikita niyo diyan, the foolishness of God. Do you agree? Tahimik, no? So, nag-iisip kayo, di ba? Commander, nag-iisip ako nung muna eh. Bakit? Ano ba yung foolish? Kamangmangan, di ba? Yes. Sa Tagalog, kamangmangan ng Diyos. Kamangmang ba ang Diyos? Hindi. Hindi. So, yan. Hindi siya totoo. Kaya ito, hindi siya mangmang. Sino ang mangmang? Tayo. As we journey, as we go on, malalaman natin kung ano to, yung foolishness na yan. Kasi ang problema dyan, dahil nga sa philosophy ng mga tao na yan, Corinthians, iba yung pagkaunawa nila. Hindi sila naniniwala kasi na ang Messiah ay may papako sa cross. Yes. And that is the plan of God. And that is the wisdom of God. Kaya sabi nila, kamangmangan na ipako ang isang Messiah. That's the plan of God. Kaya sabi nila, the foolishness. God is not foolish. Hindi siya mangmang. Amen. Amen. So, shall we all stand and read our text today? Together? 1 Corinthians 1, 18 to 25. Amen. For the word of the cross is foolish to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God. For it is written, I will destroy the wisdom of the wise, and the discernment of discerning has been born. Where is the one who is with us? Where is the scribe? Where is the debater of this age? Has not God made foolish the wisdom of the world? For saints is the wisdom of God. The world did not know God through wisdom. It pleased God through the holy of what we teach, to save those who believe. For Jews demand our times and Greeks seek wisdom. But we preach Christ as crucified. I sounded God to the Jews and only to the Gentiles. But to those who are called, both Jews and Greeks, Christ the power of God and the wisdom of God. For the foolishness of God is wiser than man. In the weakness of God, sorrow. Amen. Hallelujah. So we pray, yes, O Father God in heaven, praise to you, God. We thank you, God, sa time na ito, God, that you gathered us here, O God. Thank you for the strength of God. And first of all, O God, we ask forgiveness, O God. God, forgive us. Cleanse us, O God. May we be worthy, O God, na sa pagtanggap na yung mga salita, O God. Give us, O God, the understanding, O God, the wisdom, Panginoon. Na ang lahat ng mga salita mo, O God, ay maunawaan namin, O God. Be the one, O God, to speak to us. Just use me as an instrument, O God. But God, be the one to speak. Reveal the truth, O God. Reveal your words to us, O God. That's our life, O God. Open our mind and our hearts, O God. Jesus, mighty name, we pray. Amen. 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 Alam ko naman, lahat tayo niyan, may hawak tayo mga gadget, di ba? Are you happy yun eh? Yes naman, there comes yun, di ba? Pero nakakasolve ng problema, di ba? Oo naman, natawagan niyo yung mga mahal niyo sa buhay, di ba? Mga kasama natin. So communication, very fast now, di ba? Pero one thing, talaga bang nakakasolve ng problema yan? Yung mga modernization, makikita natin yan, di ba? Pindot na lang yan. Grabe, di ba? Mga buhay na ngayon, puro instant. Instant noodles na, di ba? Ibig sabihin yan,
lahat na ngayon is naging comfortable na. Pero do it really give comfort? Nagkusog pa talaga ng problema. Grabe pag lumabas kayo dyan dito sa Dubai, sa modern city. May trend, walang driver, oh, no? Drawing mo yan. Ito sa silay, piskada. Nakikita nila dyan. Walang driver, di ba? Nakukontrol nila. Ano ang technology ngayon? Maski nga nasa Amerika eh, kaya i-control ang isang equipment dito. Through satellite. Alam mo ba yun? That's the technology. It really solved the problem of man. Mag-iisip kayo, no? That's the wisdom of mankind. It's different from the wisdom of God. Amen? Since the word of the cross is full of everything, but to us who are being saved, it is the power of God. Since the word of the cross is the wisdom and power of God, we should rely on that wisdom and not on our own wisdom. Amen? Amen? You agree? Yes. Our wisdom is nothing. Amen? Yun ang naging problema sa Korea. Dahil sa katalinuhan nila, sa philosophy. Sabi ang philosophy, di ba? Mayroon silang philosophy sa love, the origin of man, the relationship between God. Lahat na lang mayroon silang philosophy. Nag-aalaman sila. But it's a word. Sa pamagitan ng thinking nila na ganyan, nagtutugma-tugma, nag-imagine kung ano-ano, nakabase sa mga kung ano dyan, nagkaroon ngayon ng isang solusyon para sa kanila. Sa philosophy, katalinuhan ng tao hanggang nakalimutan na nila ang Diyos. Paalam nila, yung sarili nila, mga kaluson. That's why nagkakaroon ng division. Kasi, yung pinipreach nila po, hindi nila matanggap. Kaya pala, the word of the cross is full to those who are perishing. Perishing yung mga mapalayan, unbelievers, against God. Foolishness. Ano ba yung word of the cross na yan? That word of the cross, that is the totality of the message of the gospel. That is the word of Jesus Christ on the cross. That is the plan of God for us to be saved. Na hindi nila maunawaan. Ang sabi nila, dahil sa philosophy nila, kamangmangan ng isang Bisaya, may papako sa krus para maligtas ang tao. Di ba ang Bisaya? Nakapagligtas. Warrior. Talaga strong. King. I-establish niya ang kingdom niya dito sa earth. Para tayo, ipulin niya ang kasamaan. Bigay ng comfort sa ating buhay. Yun ang thinking nila. To be splendid. Sila na ipako. Hindi nila matanggap. Kaya foolishness sa kanila ang may katapo sa krus ang isang Mesaya. They did not understand the plan of God. The plan of God is very superior. Hindi pwedeng compare sa human knowledge. Amen? It is the peak. It is the pinnacle of God's written word. Pinnacle means the most important. Sa Bible, that's why it is the totality of the message of the Bible. It is the most important. Nung nagpako ang ating Panginoon, doon nagkaroon ng salvation ng mankind. Amen? Ako po natin. Amen. At hindi nila matanggap yun. Sa ganun na paraan, pagkakaroon ng kaligtasan ang isang tao. The problem is, they are not being agreed with the word of God. And it does not fit on their thinking. Nagaya rin natin, di ba? Minsan hindi fit sa thinking natin, hindi natin maksip. That is the problem. Because of philosophy na nakabase sa kanya-kanyang pananaw. Di ba? So, kagaya ng kwan, si Peter, example. Di ba si Peter, maalala niyo ba yung last supper? Di ba,
Napanggit ni Jesus Christ sa kanila bago siya ulirin. Sabi niya na tatungkol sa cross. Kasi may papako sa cross. Pero nung sabi ni Peter, napitan niya ang ating Panginoon. Sabi na, pwedeng mangyari sa iyo yan. Sabi niya sa Panginoon. So, ano ang ibig sabihin nun? The superiority of God. Ang ibig sabihin nun, si Peter, hindi niya maunawaan yung cross ng Titan. Yung sinasabi ng ating Panginoon, kasi alam nila na si Jesus Christ is Messiah. Pero, nung sabihin niya may pao niya sa cross, hindi niya matanggap. Sa Matthew 16:22, and Peter took him aside and began to rebuke him, saying, "Far be it from you, Lord. This shall never happen." Di pwede mangyari sa iyo ito. Pero ano ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo? Sa tingin niyo ba, okay yung ginawa niya? Diba parang protection naman niyang Panginoon? Hindi pwede na gawin nila sa iyo ito. Parang masarapan, di ba? Protectionan mo yung boss mo. Diba ang ganda ng motive niya? Pero totoo kayo maganda ang motive niya. Kasi sa verse 16:23, but he turned and said to him, "Get behind me, Satan! You are a hindrance to me, for you are not setting your mind on the things of God, but on the things of man." Bakit nasabi lang ating Panginoon yun? Tinawag niyang Satan naman si Peter. Di ba? Sabi kayo, pahala natin yung protection ng Panginoon, di ba? Pero, Satan, sabi ng ating Panginoon, standing block siya. Hindrance siya. Marakit siya. Ganun din nung hulihin ng ating Panginoon. Di ba, tinigpas niya yung pahinga ng isang ano to? Di ba, yung slave. Pilit pa rin niya na pipigilan yung magalang. Ano pa natin? Kaya pala sa atin ni God, surprise. Satan, sabi niya, kay Satan, "You are a hindrance to me." Si Satan, ayaw niya na maganap yun. Amen? Ibig sabihin, iba pala ang nagpupulaw sa kanya. Ibang wisdom. Peter did not understand the wisdom of God, the plan of God. Kailangan maganap yun na may pako siya sa cross. Hindi niya pang nawaan. That's why the word of the cross is the most important part of the Bible. That we need to understand and we need to accept, because that is our salvation. Amen? It's our hope to be with God eternally. Amen? It's an stumbling block. Hindi niya maunawaan hanggang sa nag-resurrect ang ating Panginoon. At doon lang niya naunawaan. Nagtilaw pa yung manong ulan. Ano natin lahat yan? Yes. That's the heart of being away with God. Sa kasama na ang Panginoon, ha? Daming miracle na, di ba? Ganun pa rin. Umiiral pa rin yun. May nagkocontrol na. Diba? Satan. Amen? That's why the word of the cross is the superiority of God's wisdom. That is the pinnacle. The highest message, the highest important message of the Bible. Then, the human wisdom is just only a temporary. Temporary lang mga wisdom natin. Karunungan natin. Kalaman natin. Wala tayo. Mawawala yan. Hindi makakatulong yan sa kaligtasan natin. Nakuha po natin? Amen. What is important is the permanence of God. So in Corinthians, in chapter 9, verse 19-20, "I will destroy the wisdom of the wise, and the discernment of the discerning. I will thwart, I will prevent." Where is the one who is wise? Matatalino, where is the scribe now? Where is the debater of the age? Has not God made the foolish of the wisdom of the world? Ginawa niyang foolish yung wisdom ng world, di ba? Saan sila ngayon? Where are those genuine people? Yung tatlong tanong na yan, pagkasamak natin yan, where are the smart people that have the answer?
Kaya sabi niya, where is the scribe? May philosophy sila. Pati yung mga debater na yun, magagaling mag-debate yun, tatalihan nila. Nasaan na sila ngayon? Saan yung mga answer nila? Where are the smart people? Wala. Diba? Kasi nga mga kapatid, ang problema dito kasi is naka-align yung wisdom ng tao dito sa mundo. You should focus on godly wisdom and not on the wisdom of this earth. Amen? Ganun din na yung permanence kasi ng cross, permanent kasi yung wisdom niya. Hindi lang babago yan. Pero ang wisdom ng tao, pabago-bago yan. Pabago-bago. So, ibig sabihin niya, hindi reliable. Anong solution? Since the word of the cross is the permanence of God, in what way we should rely on God's wisdom? So, anong paraan na tayo mag-rely? We have to accept His word. By accepting the word of the cross, di ba? Dahil sisirain ng Panginoon. By accepting the word of the cross, for it is written, I will destroy the wisdom of the wise and the discernment. That is said, I will try to prevent ng ating Panginoon. Amen? Yun ang maling problema. Unbelievers who rely on their own wisdom and reject the word of the cross. Nire-reject nila yung word of the cross. Sometimes, akala natin, tama yung ginagawa natin. Kala natin, yung mga naranasan natin yan, mga modernization, technology, ang katalinuhan ng tao. Akala natin kung minsan ang mga ito ay tama. Pero maraming mga bagay na sa akala natin tama is pupunta sa destruction. Kasiraan lang. Kagaya ng sabi ni Solomon, sa Proverbs 14:12, there is a way that seems right to a man, but its end is the way to death. Matahayan lang, di ba? Ang kahantungan niya. So, nag-i-enjoy, hindi niya alam papunta na pala sa kamatayan. Ako po natin, mga kapatid. Amen. Bakit? Ganun kasi, dahil ang wisdom ng tao, meron ba kayong maiisip na ginawa ng tao hanggang sa bandang huli is nakakabigay ng glory sa kanya. Parang mayroon din. Pero ang problema kasi mga kapatid, sometimes, or most of the time, this wisdom, the earthly wisdom of mankind, this is not a wisdom that comes down from above. It's an earthly, unspiritual, and demonic. Wow. Kaya pala, wisdom of mankind controlled by demon. Because, pansinin natin, may tao ba na nagpanganak pa lang hinahanap ng Panginoon? Wala, di ba? Oh, hanggang lumaki na ganyan. Oh, gusto mong maging huli. Wala, di ba? Puro lahat ang gusto makamundo. Eh, kagano, pag lumaki, habang lumaki, hanggang sa, wala na, malayo na sa Diyos. Hindi na kilala ang Panginoon. That's the wisdom of man. It was controlled by demonic. It is written in our text. The wisdom of man who don't acknowledge the word of God is controlled by demon. Pero, the wisdom from above, ito yung wisdom naman na from God, is first pure, peaceable, gentle, open to reason, full of mercy, good, and good food, impartial and sincere. This is the wisdom from God. Nakita po natin yung difference niya. Di ba ang lagay? Kaya anong gusto nyo? Manabili sa earthly wisdom? Kung lilipat tayo sa wisdom ni God, kailangan natin yun, di ba? Kailangan natin yung wisdom ni God para, di ba, magpuntahan ko natin. Karoon ng peace, love, joy, sincere, hindi natin ito. Amen? This is what we
bigyan po natin ng example para maunawaan natin. Dahil sa technology, sa invention, katalinuhan ng tao, maraming naimbento, di ba? Ito na lang. Ang eroplano, sa tingin nyo, saan nakabase yan? Galing pa talaga sa mind ng tao yan? Hindi. Inobserbahan lang yung ibon yan, basigal. Wright Brothers, naikulong siya sa Navy, sa barko, may raming sigal, di ba? Di ba yung, hindi naman siya kampay ng kampay yun eh, ganun siya, ganun siya. Pagka pala lumiko ng kanan, kaliwa, ganun, yung buntot niya, nagaganun. Ang eroplano, ano? Ganun din yung buntot niya, di ba, sa liwa? Napansin niya, left and right. Pag gusto niyang tumaas, ang gagawa, dinadivert niya yung kampay niya, ganun niya, ganun niya, pababa. Ganun din sa eroplano, kung napansin niyo, pag tumpo na kayo dun sa may pagpansin ninyo, pag gusto mo may eroplano, magagano'n yun. Sa iyo, panangangin, magagano'n, di ba, baba yung katawan niya. Pag pagano'n siya, yung heart resistance ng hangar, tataas siya. The principle is from the bird. Saan ngayon yung talino ng tao? Kinumpiya lang, di ba? Oo, kinumpiya lang. Walang yung ginadit eh. Saan yung mga ginadit niya? Wala. Wala, wala tayong ipagyabang sa harapan ng aming Panginoon. Wala, maski ang ilaw na yan. Kala nyo ba, galing dito yan? Wala, inobserbahan lang, through observation lahat. Lahat through observation. Inobserbahan lang ng mga surroundings hanggang sa, ganito pala, pinagkukumpa-kumpay. Naku, nakambinto na. Pagpatuloy natin yung aeroplano, inobserbahan nila ulit yung balon. Pag pinitawan mo, ang bilis, di ba? Kaya parang siyang naimbinto ang turbine, yes, turbine. To blow hot air. Mas malakas. Mas mabilis ngayon. Grabe. Makarating tayo ngayon. Christian, that's the wisdom of the mankind. Parang kaling mag-observe na ganyan, no? Kinumpiya. Diba? Nag-combine. Pero ang masama, dinibilap lalo. Alam niyo ba kung ano yun? Nag-insip sila. Ginawa ngayon, mga kapatid, warplane. Jet fighter. Wow, warhead. Talaga lang niya, hindi na tao. Warbomb, nag-warbomb. Sabog, ipis na lang yung matitira. Alam niyo ba yun? Pag sumabog ang nag-warbomb, grabe, seal and air. Pollution, patay lahat. Sabi nga, iimpis na siya. So, kapag iimpis na tuloy mo, buhay pa yung kamban. Pagaling mo yung ulo niya, buhay pa. Nakuha niyo yung message. The wisdom of mind, mangkay, inobserbahan niya, nakagawa siya, dinevelop niya, nag-observe ulit, na-develop, at the end, bam, destruction. Destruction. Demonic. That's the demon. Praise God. That's the wisdom of mankind. Hindi kasi naka-align yung salita ng Diyos sa kanya. Kaya ganun ang thinking niya. Maraming example yan. Ubus ang oras natin. Ako na yung idea. Sige na rin naman yung basic naman niya. The mankind. The wisdom of mind. Don't acknowledge the wisdom of God. Anong kinahantungan? Distraction. Yeah. Sa comfort, ang ganda sana kung gano'n lang, tao na lang ang ano. Bili mo, jet fighter to Philippines, 3 hours na lang. Diba? Sana, no? O iba naman, gagamitin nila sa iba. That's the wisdom of mankind. They don't acknowledge God. Kala nila, matalino na sila, hindi na nila kailangan ng Diyos. Kaya rin namin magbalitad dyan, kaya rin lumipad. May ibon, kaya rin lumipad din, mas pabilis pa. Sabi nila. Pero, no, it's a demonic. At the end, papatay naman pala ng so pa natin, saan yung love doon? Wala. That's why, since the word of the cross is the permanence of God, permanence means permanent. The word of the cross, the message of God, the plan of God, it's permanent. Since it is permanent, how we should rely on that wisdom? So we should focus on godly wisdom. Di ba kasi nakafocus lang sa worldly kasi? Yan kailangan din. Kailangan natin sikat.
Amen? Kaya pala yung mga invention na yan, yung mga knowledge ng tao, ang kinahantungan niya is destruction, kagaya nito, moralidad. Nawawala yan. Naka-align ko sa earthly wisdom, which confuse sa yung mind at understanding ng sangkatauhan. Diba? We are all smart, sabi dito, ating Panginoon. We should focus on God's wisdom and not on our wisdom. Where is the one who is wise? Where is the scribe? Where is the debater of the age? Has not God made foolish the wisdom of the world? Saan na sila ngayon? Yung mga ginawa nila na yan, yung mga philosophy na nila yan, nakatulong ba yan sa salvation ng mankind? Hindi. Nailalayo pa lalo, di ba? Kagaya ulit yun, yung mga katalinuhan ng tao. At the end, ano ang naidulot niyan? Wala. So, kailangan, i-align natin ang mind natin, focus natin sa worldly things. Ay, godly things, not on worldly things. Dahil kung puro worldly na ganyan, distraction lang. Pero pag i-align natin kay God, sigurado yan. Gagawin ng tao is just to glorify God. Amen? Amen. Ganun ang problema eh, panang tao. Ang problema naka-align sa earthly wisdom that confuse and corrupts the understanding of individual. Nasaan na ngayon itong mga matatalino na ito? Tingnan nyo, lalong modernization. Mas maraming problema. Do you agree? Mas maraming problema. Mas may sirang moralidad. Sa email na nga lang eh, dati walang email, umuwi ka, relax ka na. Pero sa ngayon, pati sa email mo, yung problema sa company, nandun. Sinasabi na nandun, kaya halos ayaw mo nang buksan. Diba? Kasi pagdating mo bukas na ganyan, tinanong ka, di mo alam, pagalitan ka pa. Very useful. Very useful, di ba? Nakatulong. Kaya lang, ito ang masama eh. Kaya na lang nito sa internet. Very powerful yan for information. Just a matter of click. Malalaman natin ang salita ng Diyos. Diba? Wow. Ito pala ang gusto ng Panginoon. Pero, honestly, saan tayo? Positive, negative. Diba? Nakakaroon nyo? Anong mas marami sa internet ngayon? No? Pagbukas mo ba ilang ganyan, no? You want Pilipina? Pop-up sa muna ganun. Ibig sabihin niya, mas marami na lang ang negative na nakalagay, ginagamit ang internet. Sa negative, mas marami, di ba? Dapat sa inyo, mas marami ang negative kaysa positive. That is the problem. 10 years old, pati nga sinihitan yung anak namin. Eh. Pag nagkamali siya ng inopen, x-rated na yung lalabas. Ama niyo, destroy the morality. Kaya nung mga kabataan ngayon, iba na ang mindset. Yung mga bagay-bagay hindi nila dapat makita at malaman. Nakikita na nila, nalalaman na nila. Because of technology. That technology na hindi nire-recognize si God. Kasi yung nag-input noon, hindi niya kilala si God. Demonic ang nagkukontrol sa kanya. Eh, nilagay niya yun. Tuwang-tuwa pa siya. Bakit? Mas marami siyang madidestroy, mas maraming ipapatay sa Panginoon. Kapapa natin? Grabe yan. Daming nakapag-aral, daming degree, degree holder, grabe na ngayon. Diba? Kaysa compare mo noon. Pero, pagkaya na ulit ito, nag-aral siya. Isang chemical engineer. Grabe, no? Ang dami niyang pinagagawa. Pero, hanggang ulit na ganyan, nag-mix siya na ganyan. Kinalabasan siya buong. Kinami ulit ng katalinuhan sa walang kabuluhan. Just because it is a demonic thinking. Maka sarili, hindi niisip ang kapanganan ng iba. Kung sarili lang, haking, selfish. Hindi naman ko eh. Nabawasan yung pagkadamot eh. Maski maraming technology ngayon, di ba? Daming way, daming paraan para tumulong sa iba. Daming paraan para maging comfort ang buhay natin. Pero iba naman, di ba? Nagaling dito ulit. Ang gagaling mag-program, oh. Pag-program niya na ganyan, virus. Hindi, sinin niya. Puro virus.
nag-program ulit siya, anti-virus meeting. Virus virus ano lang tayo. Kapirahan lang tayo. Samahan po natin yung idea. Amen. That's the human thinking without acknowledging the power. It's a human wisdom. Pagkita nyo, naobserbahan nyo, nasolba yung problema natin talaga. Praise God. Hindi na solve yung problema natin. Ang gawin natin is, we should focus on God's things. Kasi pag nakafocus tayo sa God's things, hindi maiisip yung mga ganun na bagay. Ang maiisip lang, to give glory to God. Programmer, hindi ako pwedeng mag-program mga antivirus na ito. Makakasira lang. Hindi ako pwedeng gumawa ng ganito. Kailangan. No. Open natin. That's why we need the wisdom of God. Amen. Not the wisdom of this world. Kaya nga pala hindi nila maunawaan the word of the cross. Iba yung tingin. Kamangmangan. Iba ko ang isang Messiah sa atin. That's why God is not a foolish. That is the plan of God na hindi nila maarok pa yun. Hindi nila mapato. Hindi nila maunawaan dahil sa philosophy. Dahil sa human wisdom, close-minded, ayaw buksan, ayaw yung tingnan sa side ng ating Panginoon. The word of the cross is permanent of God's wisdom, which remains unchanged. Permanent, di ba? It remains unchanged forever, indefinitely, that will secure our hope through Christ, the power and the wisdom. Jesus Christ, the power and the wisdom of God. For since in the wisdom of God, the world did not know God through wisdom, it pleased God through the folly of one to save those who believe. For Jews demand sign, Greek seek wisdom, but we preach Christ crucified as stumbling block of the Jews and folly to Gentiles. But to those who are called both Jews and Greeks, Christ is the power of God and the wisdom of God. Foolishness of God is wiser than men. And the weakness of God is stronger than men. Amen? That's the power of the wisdom of God. Ano kasi yung problema kanina? Bakit hindi nare-resolve? Pumupunta lang naman sa distraction yung mga ginagawa ng tao. Kapahamakan. Diba? Ano yung dapat na gawin natin? Kasi, lalong lumalala yung sitwasyon. Nawa natin kanina, yung mga sitwasyon. Dati yung bata, hindi naman ganun. Tapos, dahil sa katalinuhan ng tao, nasira ang moralidad. Dumami ang crimes, dumami ang war. May communication nga. Lalo hindi naman nagkakaunawaan ng tao. Ano po natin? Nare-realize po natin yun? Anong kailangan natin? We need the cross. Amen. Amen. Since the word of the cross is the power of God, so how can we rely on the wisdom of God? We should have the wisdom of God. Kailangan meron sa atin yung wisdom ni God to understand and to know. Kung maunawaan natin siya, kasi yung plano niya hindi natin maunawaan. Pag wala tayo sa ating Panginoon. Pero, pag tayo naka-align sa Kanya, maunawaan po natin, di ba? The problem is, unable to recognize the source of the problem. Di ba hindi na-solve? Lumala. Lumala yung sitwasyon, modernization, technology, comfort, gadget, para mga pinto na kaya, hanggang sa may email na siya, hanggang sa lahat na ano pa kaya, baka sa susunod, hey, sarilo na, ganun mo nila. Ano na yun? Hindi ba tayo yun? But it does not solve the problem. More complication. The problem is sin. That is the problem. Dahil sa sin, may hatred, may anger, walang love, hypocrite. Kaya nagagawa niya yung mga ganito. Kaya nagagawa niyang pasabugin yun. Dahil may hatred.
gumawa siya ng ganito para pasabugin mo. Ginamit yung katalinuhan. Because of sin. The simple nature of mankind is the problem. The thinking, the wisdom of man is the problem. Dahil sa kasalanan, naiisip niyo mga yon. Dahil sa kasalanan, ayaw niyang tanggapin ang gusto ng gusto ng Diyos. Makaw po natin. Amen. That is the problem for this one. Hindi nila maunawaan. Kailangan natin yung cross. Kailangan natin ang ating Panginoon. We should have the wisdom of God to understand Him. Amen? Since the word of the cross is the power of God, we should rely on God's wisdom and not on our own. We should have the wisdom of God to understand and to know Him. For since in the wisdom of God, the world does not know God. The wisdom, it is God through the fully of what we preach. Yung wisdom na yan, yung wisdom, pag yung wisdom ng tao kasi yung pinapahirap, hindi natin makilala kung maunawaan ang plan ng Panginoon. That wisdom of God, that is the plan of God, the basis of God, the cross, the work of Jesus Christ for salvation of mankind. Hindi maunawaan yun hanggat yung wisdom ng tao ang pinapahiran. Kailangan natin ang wisdom ng God. For since the wisdom, in the wisdom of God, the world did not know God through wisdom. This wisdom is the wisdom of mankind. So we need the wisdom of God. Kagaya yan ng one eh. Kumbaga gusto mong bumunta, isang bata gusto mong bumunta doon sa lugar yung kusa ng nanay. Gabi, walang ilaw. Sa probinsya pa, maraming kahoy. Madilim, di ba? Ngayon, sabi ng nanay niya, nakuha mo itong ilaw para mailawan mo yung daan. Sabi niya, ako, nanay, alam ko na nga, araw-araw akong dumadaan dyan eh. Alam mo na yung daan, ay mga ilaw niya lang dito sa bahay yan. Pero, ang nangyari, habang naglalakad siya, wala palang buwan, ang dilim. Kabisahan mo nga niya yung daan, mas kinakapit, alam niya. Pero bakit alam niya ba lahat kung saan yung butas, kung saan yung bato? Eh, natisod siya. Anong mangyari sa kanya? Masaktan siya. Eh, hindi lang yun pala. Pagkabak niya, may ahas pala. Katuklaw siya. Natuklaw siya. Sakit na siya. Kape. Distraction. Patay. Bakit kasi? Binibigyan na ka ng ilaw, ayaw eh. Kung may ilaw sana, nakita niya yung bato. Baka nakita niya pa yung ahas. Sa ahas, takot sa ilaw, tatakbo yan. Di ba? We need the wisdom of God. Nandiyan na, binibigyan ng ating Panginoon, pero ayaw natin. Kaya ang tao sa pumupunta, distraction. Gusto natin? Amen. God is suffering. The cross. Whosoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Amen. Pero, ang tao ayaw. Ipapako ba ang Diyos? That's why, it's foolishness sa mga tao. Yung mga tao na ang foolish, hindi si God. Hindi na maunawaan yung wisdom. Amen. We need the wisdom of God. Amen? Amen? And that, since we need the wisdom of God for us to be saved, para tayo ay maligtas. Amen? We should proclaim the gospel. How we rely on the wisdom, since the wisdom, since the word of the cross is the power of God, we should proclaim the gospel and not to find excuses para i-reject natin. So verse 22 to 25, for the Jews demand signs and the Greeks seek wisdom. But we preach Christ crucified, his stumbling block to the Jews and folly to the Gentiles. But to those who are called both Jews and Greeks, Christ, the power of God and the wisdom of God. For the foolishness of God is wiser than men, and the weakness of God is stronger than men. Grabe, no? Sisig pa sila ng mga sign. Para maniwala. Hypocrisy. Paglabas na nga lang natin, nakita mo yung buntot, di ba? Wow! God is great. Di ba? Pag sa hapon, naglalakad kayo sa dalawa pa niya. Wow! Sunset. Kasama mo yung wow! Ano yung naman mo? Wow! Grabe! Di ba, love? Happy ka! So it means, anong nakapagbigay doon? Si God, di ba?
pag naghahanap pa ng sign. Sign, di ba? Gabi, ano? Kumbaga, naging ignorantian lamang. Hindi siya ignorant. Alam niya. So, it's fine excuse to reject. Tapos, nawa na rin. Ang dami si Jesus Christ ngayon, daming miracles, daming ginawa. Kasama yung mga apostles. Sila mismo hindi naniniwala. Ganun kalili talaga mga kapatid. But, word of the promise, the power of God, the wisdom of God, we need God. We need that cross. Amen. Not the thinking of mankind. We don't need that wisdom of mankind. We need it. Because God give us a wisdom. But we have to align the wisdom of God. Amen. It should be yung wisdom ni God ang pangibabaw. Ito natin, parang gagawin ng tao is makaka-glorify kay God. Amen. For Him to be saved. Amen. Accept the cross. That cross is the work of Jesus Christ for us to be saved. That is the plan of God. And God is not a foolish. Amen. God is not a foolish. Sa una na kanina, nag-iisip kayo, no? Kamangmangan ng Diyos. Yamangmangan ng Diyos. At totoo, ang Diyos ay hindi siya mangmangan. We have to proclaim the gospel and not to find excuses. Amen? Unbelievers could not accept the idea of crucified Messiah because of philosophy in human wisdom. That is the problem. Kailangan, maniwala tayo. Nagiging stumbling block sa kanila kasi, sa verse natin. Dahil, ang pagkaalam nila, yung Messiah, ang gagawin niya dito is, i-establish niya yung kingdom niya for their goodness, for their comfort, and not to be crucified. That's why, ang Jews, pag naririg na nila yun, na-establish sila. Amen? But us, who receive, who accept, is the power of both Jews and Greek. Pangkalahatan. That's why we need to proclaim the words of God. Anong mangyari na lang kung hindi tayo mag-proclaim? Hayaan mo. Kung stumbling block sa kanila, okay lang, hayaan mo. Next, may parating rin yan. May maniniwala rin. Amen. At maliligtas. Amen? We have the courage. Okay? It is not true philosophy. It is not true the intellectual understanding of a human wisdom to have the salvation. But through believing Christ. Amen? God saves only those who believe. Men cannot figure out salvation. They can only accept it through faith in Jesus Christ. Amen? Shall we all stand and read this? Okay, sabay-sabay tayo. The word of the cross is with eternity. Permanence is the power of God's wisdom. God's power is real power that means something and accomplishes something. It is not of men, but it is offered for men. It is the power of salvation for sin, of deliverance from Satan, of life in God's very presence for all eternity. Christ's wisdom and the power of God. The only message Christian has to tell is the message of the cross. Of God, the Son, becoming man, of deciding to pay the penalty of our sins, and of being raised from the dead in order to raise us to life. Amen. Lord, we pray, hallelujah. First thing, we thank you, Panginoon, sa tanay, O God. And Lord, let your word reign in our heart, O God, hearts. And Panginoon, we pray, na enable us, O God, that in every struggle, in every journey of our life, O God. Be with us, Panginoon, and Lord God, give that wisdom unto us, O God. So we pray, O God, and we beg you, Father God, in heaven, Panginoon, huwag mo po kami hayaan, O God, na magpunta sa destruction, O God. Yes. Give us the truth, O God, but in every things we do, O God, it will give glory to you. Yes. Thank you for everything, O God. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen. Amen. Oh.